At sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Siya'y ilalalang ko ng isang katulong niya. At hinulugan ng Panginoong Diyos ang di kawasang himbing ang lalaki at siya'y nabuhay. At kinuha ang isa sa kanyang mga tadya at pinapagkilom ang laman sa lalaki. At ang tadyang nakinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawa ang isang babae at ipinidala niya sa lalaki. At sila'y binaspasan ng Diyos. Isang babae na babae, sinong makakasubo? Sapagkat ang kanyang halaga ay higit na makapuno kaysa mga rubi. Ang puso ng kanyang asawa ay tumitiwala sa kanya at siya'y hindi kukulangin ng pakinabang. If I ever get the nerve to say hello in this cafe, say you will. Ang lalaki na nakasumpong sa kanyang puti ng babae ay nakasumpong ng isang mabuting kapalaran. Parang ako ikaw, kasi life ay di nagkulay. Thank you. You wear white now, wear apple words, I love you. And you're beautiful. That the wait is over. Dahil ito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama, ina, at makiisa sa kanyang asawa. Ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama na ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. If I ever get the nerve to say hello in this cafe, say you will. Natutupad naman sa iyong tinabi na ang babae ay siyang kaluwalhatian ng lalaki. Promise me you'll always be happy by my side. Ang babae na may asawa ay isinabi na kausap sa asawa samantalang ito ay nabubuhay. Ang kani-kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. If I ever get the nerve to say hello in this cafe, say you will. Say you will. Tayo po ngayon ay nagkakatito sa harapan ng ating Panginoong Diyos upang saksihan ang pagbubuklod ina kapatid na Paolo at kapatid na Liza sa pamamagitan ng banal na pagkakasal. At yung iibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Mapalad ang bawat isa na natatakot sa Panginoon, na lumalakad sa kanyang mga daan. Kaya hindi ikaw, kapatid na Liza, ni hindi ikaw, kapatid na Paolo, ang dapat na magkaroon ng kapangyarihan sa isang isa, kundi ang mga batas ng ating Panginoong Diyos tungkol sa pag-aasawa. Liza, tinatanggap ba ninyo ang mga kautusan ito ng Diyos sa inyong darinig na maging tali at buklod ng inyong pagsasama at inyong makasama? Nakatalaga na ba kayo ngayon na ito'y sumpaan sa harapan ng Diyos na marinig ng inyong mga piling saksi at ng pakulong na rin? Mangyaring tumayo kayong dalawa, alalayan mo siya kapatid na tao. Still, beauty and old
itsura. Opo. Kapita Paolo, taimtim ka ba sumasang-ayon sa harapan ng Diyos na kunin si kapatid na Liza na maging iyong tunay na asawa, na siya iyong iibigin, pagpipitaganan, iyong makamamahalin, maging sa kalusugan at sa karamdaman, sa kasaganaan at sa kahirapan, at iwan mo man ang iba, mananatili ka sa kanya habang kayo ay nabubuhay. Taas mo yung kanang kamay, kapatid na Liza. Mataimtim din ba iyong sinasang-ayunan na tanggapin si kapatid na Paolo na maging iyong tunay na asawa, na si iyong iibigin at igagalang, mabubuhay kang kasama niya sa pagtibuong pagtitiwala at pag-ibig, sa kalusugan at sa karamdaman, sa kasaganaan at sa kahirapan, at iwan mo man ang iba, mananatili ka sa kanya habang kayo ay nabubuhay. Kinukuha kita, pangitin mo kanya po. Kinukuha kita, si Liza, yung tabi. Na maging aking tunay na asawa. Na maging aking tunay na asawa. Ako'y nangangako at nakikipagtipad sa iyo. Ako'y nangangako at nakikipagtipad sa iyo. Sa harapan ng Diyos at ng ating mga saksi. Sa harapan ng Diyos at ng ating mga saksi. Na sa iyo. Na sa iyo. Ako'y magiging mapagmahal at matapat na asawa. Ako'y magiging mapagmahal at matapat na asawa. Sa kasaganaan at sa kahirapan. Sa kasaganaan at sa kahirapan. Sa katuwaan at sa kalungkutan. Sa katuwaan at kalungkutan. Sa kalusugan at sa karamdaman. Sa kalusugan at karamdaman. Hanggang sa mapaghiwalayin tayo ng kamatayan. Hanggang sa mapaghiwalayin tayo ng kamatayan. Naway ang singsing na ito na isang makabuluhang palatandaan ng pangako ay maging sag-isag ng kadalisayan at kawalang katapusan ng iyong pag-ibig. Mula ngayon ay nakasabihan kayo ang
hanggang sa kayong kapag-uwalay ang kapatay. At yayamang tinupad na ninyo ang matapat na pagkakasundo. Ako, sa pamamagitan ng aking banal na karapatan, bilang ministro ng Ebanghelyo, ay ipinahayag ko ng kayo'y tunay ng mag-asawa ayon sa mga batas ng Diyos at batas ng ating bansa. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag pagkakahiwalayin.